a solo show is to distill or to refine your vision into something that people can relate. At saka parang ever since nung college, parang diba, I used to do design and then now parang mas na-open up yung opportunities ko to make art. So para sa akin, very fulfilling to put this show together. Kasi ano siya, parang I get to, sabi ko nga sa kanila palagi na parang mas mahalaga pa to like than all the birthdays combined. Kasi ito yung choice mo eh, yung birthday kasi di mo siya choice. Pero this one, parang it's something that you get to synthesize and do for yourself. If you look the exhibit itself, ano talaga siya? Implied movement. So lahat sila static, but then I keep moving all throughout. Kasi every time na naglalakad ako, parang feeling ko, nagkakaroon ako ng insight. So ibig sabihin, pag nagtatravel ako, lagi akong nakakaisip na, ganito pa yung life, ganyan. May hindi kang mag-reflect. So dito ko siya kinoconcretize. I think one of the most fundamental things that we ask ourselves as human beings is, why are we here? At para sa akin, ang laking component ng here na direction or parang self-navigation is something na mahirap nating gawin at this time. Kasi ang dami talaga nating choices today. Parang minsan lagi nga tinatanong, who are you? Ganyan. Tapos, ang hirap mag-identify with a certain race, a certain gender, a certain class. Pero parang sometimes I feel like meron, parang wala. Ganun. Parang hindi ko masabing unique ako. Yun, it could help, it could connect to people in different ways na internal place, or place in my heart, or place of where you were born. So, para sa akin, it's something that I could engage people with. Actually, hindi intended na maging specific siya. Parang nilagay ko siya sa brochure kasi gusto ko rin naman mag-connect with where they were inspired from. Pero initially, kaya yung mga places, puro numbered lang siya. Kasi nga, non-place. Parang I consider them non-places. Hindi siya monument, hindi siya, hindi siya tourist spot. Pero pwede siyang pahalagahan. So, yung places naman na nalagay ko dun sa brochure, nilagay ko siya kasi nga yun yung parang gusto kong i-reimagine. Kasi nga pag lagi kang dumadaan lang sa mga terminal, mga stations, ganyan, parang it's normal. But then this is my way of putting value into it. So ano talaga siya? Common places. Parang sometimes you think places define you, pero parang minsan you feel like it's lacking. So para sa akin, in-own up ko to it. Para sa akin, ever since bata ako, lagi na lang mayroong ginagawang something. Sa subdivision kasi ako nag-grow. So, lagi na lang may binubuong bahay. And then, high school, may binubuong road. Tapos, may binubuong school, may binubuong building. So, hanggang ngayon sa university, mayroon pa rin binubuong something. So, para sa akin, if something persists like that, it must say something about that certain place. So, para sa akin, may sinasabi siya about the Philippines na kaya ka tayo developing country, gerund, painting, constructing. So, ibig sabihin, gusto kong ipakita na ropa tayo. Ang dami kasi sa ating impatient about LRT, about government, and about GDP. But then, no one sees na parang we've just been a democracy for, not for a very long time. So, gusto kong acknowledge yung pagiging, work in progress. It has to be acknowledged as a symbol shared by Filipinos. Kasi hindi siya taken for granted. Kasi para kasi lagi mo lang siya nakikita. Pero hindi mo siya nakikita something na pwede mong igala. Ang dami kasi na, ang gulo kasi natin, mga urban Filipinos. Kasi parang the difficult thing about it is mahirap maghanap ng grounding. So parang either you want to be pre-colonial or you want to be colonial, or you want to be a lot of things. So para sa akin, kung ano yung fixed, kung ano yung created, yun yung dapat makonsider as such. Kaya ako pinipick out. Kasi hindi mo siya mapipick out kapag naglalakad. Pag nagtatravel ka lang on a normal day, hindi mo siya makikita as art. Manila is difficult to love. So,
para sa akin, I feel like I have to make this, not just for Manila, pero for the Philippines na, for all the things that we've been complaining since forever. Parang, let's find something in this naman na maganda, na hindi natural resources. Kasi natural given na yun eh, we're gifted as an archipelago. Pero something na atin, na we can own. Kasi ako wala rin akong ancestry eh, parang ifuga or anything. So I can para associate myself with it, pero it won't be as true as this.